Belen! Ay! Ay, brother! Mukhang sinabuyang ka ng mga imbituin. Lalo kang gumaganda, pang-matronic beauty queen. Talaga to si Brother Jules talaga, oh. Masyado kayo mapagbiro. Oh. Hindi ako nagbibiro. Bye ba ako? Si Juan nga pala. Nakita ko ba? Gusto ko saan siya makausap eh. Ang huling pagkikita namin ni Juan, kanina umaga, marami at ang lalakarin, brother. Ganun ba? Oo. Ay, teka, nadaanan ko ato si Brother James, sandali. Ay, Brother James! Brother James, sandali lang po. Sandali lang po. Magandang umaga sa'yo, Belen. Magandang umaga rin naman. Brother, papakilala ko sa'yo ang kaibigan ko, si Brother Jules. Pareho kay misyonaryo. Brother Jules? Parang ngayon lang kita nakita. Saan po ba kayo nakatira? Diyan lang sa Kali Kachuao. May maliit na eskinita doon sa bandang kanan. Tutumbukin mo lang yung may maliit na bahay doon. Ang problema, walang numero eh. Naku mo naman, Brother Jules. Alam mo ba, nung isang araw pa kita inaantay, ipapakilala sana kita kay Brother James. Naku, marami kayo mapagkukwentuhan. Magkakasundo kayo! Saan kongregasyon ka ba nanggaling, Brother Jules? Kongregasyon? Naku, brother, maliit lang kongregasyon namin. Kaya siguro hindi mo pa nadinig. Ganun po ba, brother? Ako, Belen. Kaya takasundun ng tiyan ko, inakain ko kanina. Kaya medyo nagrarabengke na. Para bang bulkan na gusto na sumabog. Ay, ganun po ba? Naku naman si Brother Jules, naku nakakainis. Sige na naman. Marami kayong pag-uusapan. Sa ibang araw na. Baka dito pa ako magkalat. Ha? Mauna ako sa inyo. Oh, sige. Alicia. Oo. Ingat. Ano bang plano mo sa impormasyon na makukuha natin dito sa pa-service survey na to? Itong paraan ang naisip ko para mahanap natin ng tagabantay. Makikita natin sa mga survey forms na yan ang impormasyon kailangan natin. Kung sino talaga sa kanila ang taga San Juan Bautista. I love it, madam! Ang galing nyo talaga mag-isip. Winner ka dyan, winner na winner ka dyan, madam. Ma'am Laura! Madam, si Juan. Ayan, pagkakataon nyo na. Para matanong siya tungkol sa background niya. Pasensya na po, Ama. Pero nag-aalala lang po yung mga nasasakupan namin. Paano kung sila naman daw ang hanapin at tugisin ang tagabantay? Pinalala niyo ba ang mga plano natin? Opo, Ama. Pero hindi pa rin daw po nila maiwasang mag-alala para sa mga pamilya nila. Sabihin mo sa kanila na huwag silang mangamba at matakot. Ang pinapatay lang ng tagabantay ay yung mga sutil na kalahi na gumagala sa gabi at kumakain ng buhay ng taong lupa. At yung mga sumusuway sa utos ko. Ngayon, yung mga sumusunod sa akin at nagkukubli ay ginagamit palagi ang kanilang bertud. Ay hindi dapat matakot. Hindi po kami susuway sa utos nyo na huwag kumain ng buhay na tao. Ama, andito na po ang pamangkin nyo, si Omar. Kamusta na ang paghahanda ng ating grupo sa bundukan? Malapit na maging handa ang mga kawalama. At gaya na sabi nyo, sinasaya namin sila para sa dakilang paghahari ng anak ng dilim. Mabuti kung ganon. Ama, bakit niyo ako pinababa dito? Meron akong papahanap sa'yo. Alam ko tulad ng ama mo, magaling ka sa paghahanap. Tao man o sutil na kalahi. Sino ito, Ama? Ang tagabantay. Hindi ba matagal nang wala ang tagabantay, Ama? Yun ang maling inakala nating lahat. Pero nakita ko sa sugat ng mga kalahi natin,
Ito'y dulot ng espada ng Bakalakus. Yun ang palatandaan ng tagapantay. At kaya akong inyong pinatawag, Ama. Huwag kayong mag-alala. Walang makakalusot sa akin. Kahit sino mahahanap ko. At hindi ako titigil lang at hindi ko siya nakikita, Ama. Alam ko, Omar. Tungad ka na namatay mo, Ama. Magaling at tapat. Ang mahal kong pinsan mo.